Ayun guys, good evening sa inyong lahat. Good evening sa inyo, no? So especially yung mga bago dito, kasi nakikita ko dito may mga dati na, marunong na, di ba? Yung iba naman, ano, bago yung iba. Nakaka-amaze din na may mga bago pa rin until now na bumabalik-balik dito, at nakaka-amaze din na kahit alam nyo na kung paano gawin yung sistema, ay hindi kayo nagsasawang mag-aral pa rin, mag-attend ng training, no? That's a good attitude actually pag nagbi-business tayo. Kasi sa lahat ng negosyo, no, naniniwala ako na isa sa pinakamalaking aspect or ingredient, no, when it comes to success in your business is your attitude. Pag hindi magandang attitude mo towards your business or sa business mo, no, it's impossible na maging successful ka. No, kaya lahat ng negosyo sa buong mundo nakadepende lahat 'yun sa attitude. Of course, kailangan ng skills, pero attitude is the most important, no? So good evening sa you guys. Inom lang ako ng tubig. Good evening sa you, yung mga kayang mag-open ng camera, please pa-open naman para at least may nakikita ako sa inyo, no? Nakausap, may nakausap ako. Kasi mga picture lang yung nakikita ko dito. Ayun. So, pag-uusapan natin is ano? System training. Dito nakapaloob lahat ng ano ng kailangan nating malaman kung paano magproseso ng negosyo natin, especially kung magpapa-order tayo, magbebenta tayo online. Hello bro Ronald. Thank you for attending. Ayun, so dito lahat nakapaloob kung paano ginagawa yung behind the scene ng sistema natin. 'Di ba? Mostly yung pinopromote natin online is dropshipping. Pero paano nga ba nangyayari at saan ginagawa yon? So dito lahat yung nangyayari sa dashboard natin at sa system natin. Believe me guys, bihira yung may mga ganitong sistema, no? Napakaganda at napaka-convenient. Kasi ito ang tinatawag talagang 100% home-based. Kasi mismo sa delivery, hindi mo na kailangan alalahanin. Si company na lahat yung magdi-deliver. Si company na lahat yung magpapak, magsisingil sa mga bayad ng customers, at sila na rin bahala maglagay ng commission mo sa wallet mo at ready for withdrawal na lahat yung magdi-deliver. Ganun siya ka convenient sa isang bilang isang negosyo, no? So simulan na natin. So kapag ikaw ay naging distributor, no, magkakaroon ka ngayon ng username and password, no? Lahat ng distributor, username, magkakaroon ka ng username and password. Now, para makapag-login ka sa dashboard mo, kailangan mo lang pumunta sa www.chantal.net. Yan yung website natin kung saan tayo pwedeng mag-login, no, ng dashboard natin, no? So halimbawa dito, ilagay mo lang yung username and password mo dito. Yan. Then click mo lang yung login. Oh, kasi naka-save na sa akin yan automatically para hindi na ako pa-type-type. So, naka-save na yung mga password ko. Yan. So, ito ngayon yung makikita mong dashboard. By the way, guys, ipunin yung questions yung dito, ha. Yung mga, lalo na yung mga bago, ay highly entertained questions. Sa mga bago, pwede kayong pag-interrupt sa akin if you have questions. No? Kung hindi na talaga makapag-intay yung tanong nyo, interrupt nyo ako para at least masagot natin kagad. No? So, ito yung dashboard natin. No, scroll down natin para makita nyo, para sa mga nagsisimula pa lang, no. Ito yung isang account namin na ang kinita na nito is 442,000 almost, no. Almost 500,000 na rin, mahigit. Isang account namin. So, ito yung dashboard natin. Makikita nyo dito sa dashboard natin, mayroong mga menus dito. And dito naman yung ranking, yung ranks natin. Makikita nyo dito supervisor, manager, VIP. Kapag ikaw yung distributor, ang nakalagay dito is distributor pa lang. Kaya wala ka pang rank, distributor pa lang nakalagay dyan. So ito yung requirements kapag ano, gusto natin mag-rank. Dito natin makikita yung status. Ito na naman yung personal sales. Personally sales mo. Okay? Kung nagbibenta ka ng products, dito yung mag-reflect. At sa last naman is yung group sales. Ito yung group sales or benta ng lahat ng grupo mo kung mayroon kang mga downlines down below. Okay? So, hopefully, malinaw tayo, no? So, unahin muna natin dito sa dashboard para guided kayo. So, sa susunod na label, ito yung mga announcements. Okay? Sa first slide, nandito yung mga resellers, yung mga announcement natin, nandito yon.
Okay, sa other side ng mga other slide, nandito yung mga memo. Napaka-importante guys na mag-scroll ka din kayo dito kasi sometimes may mga bagong memo na nilalagay dito sa company, so dapat updated kayo, no? Like sa mga lagi nagtatanong sa about sa mga deliveries or kung may mga delays ng deliveries, nandito usually yung mga announcement na nilalagay ni company. Kung hindi kayo sigurado sa update sa dashboard, no, pwede niyong i-message itong CSR natin. No, ito yung pinakamadaling gawin. Okay? Para ma-update kayo sa mga deliveries niyo or mga pa-orders niyo. Okay? Meron tayong CSR for Luzon and CSR for Visayas and Mindanao. Okay? So, mas mabilis kayong ma-answer or ma-address yung mga tanong nyo in terms of deliveries kapag minessage nyo si CSR. Okay? Para hindi na tayo paulit-ulit sa GC. Kasi sa GC kasi minsan pag nagtanong tayo natatabunan. So hindi natin nakikita lahat yung mga tanong. Okay? So mas maganda, diretso na kayo sa CSR para siguradong ma-address yung mga tanong. Okay? So down below, meron tayong ito yung mga listahan, kumbaga, ng mga income natin. Ito yung makikita or mamomonitor kung magkano income ba ang pumapasok sa inyo. Okay? So dito naman yung report natin, report, customer order report. Nandito magdi-display yung mga status ng orders or ilang orders meron ka from this day, yesterday, this month, and last month, and year to date. Ibig sabihin, pag sinabi year to date, buong taon, kung magkano na yung benta mo, magkano deliver, magkano yung orders mo, anong status nila, packing na ba yan, nakaship na ba yan, or delivered na ba yan, or returned na ba yan. Okay? So napaka-importante na nakikita nyo dito or minomonitor nyo dito yung mga pa-orders nyo para in case halimbawa naging return dyan, pwede kayong mag-follow up kaagad sa CSR natin or sa support ticket natin. Okay? Makikita nyo rin dyan kung canceled yung mga orders nyo. Okay? Kapag canceled, tingnan nyo kung anong reason, kung bakit nag-cancel si customer. Okay? In that way, pwede nyo ma-follow up si customer kung anong dahilan nila kung bakit sila nag-cancel. Okay? Kung pending naman, follow up din kayo sa support ticket kung anong reason, kung bakit pending. Pero usually may dinalagay silang reason kung anong reason ng pagiging pending. Okay? Sa receipt naman, usually makikita mo to kapag ang customer ay hindi available today to receive the order, then pinareschedule niya sa into another day. Okay? Pero ang ginagawa ko dyan guys is kinakausap ko mismo yung customer. Na kung hindi siya available that day, is iwanan nila lang yung pera niya dun sa kapitbahay niya or sa sino mang pwedeng mag-receive dun sa bahay nila. Para in case mag-deliver si rider, okay, mag-receive pa rin. No? Hindi na kailangan bumalik ni rider. Okay? At least yun, siguradong mag-receive at siguradong income yun. Okay? So dito naman sa need confirmation, kailangan mong tingnan, napaka-importanting tingnan mo to kasi dito malalaman kung kailangan pa talaga ng confirmation yung pre-process mong order. Okay? Sa unconfirmed naman, usually nagagamit ko to kapag gumagamit ako ng Shopee system. Okay? Kasi dito nag-display muna pag nag-process tayo ng Shopee, no, bago siya maging order confirmed, kailangan mo nating i-upload yung waybill natin from Shopee para maging confirmed siya. Okay? So dito siya pupunta sa unconfirmed. Yeah. RTS naman para sa mga GMT transactions natin, dito nyo makikita yun kung ilan yung RTS, no? So in this way, pwede kayong mag-follow up sa customers kung bakit nag-return yung order o bakit hindi niya na-receive yung order or kung anong reason ang nilagay dyan ni admin. Okay? So sa receive naman, kung ilang na-receive ng mga parcels, of course, kung sa ano naman, sa HXP2P pickup, no? Ito yung mga status of orders na kung saan pwedeng mag-pick up dun sa HX branches natin or sa P2P branches natin. Yan. Okay, so dito naman sa net sales summary, dito mo makita lahat ng bentang pumasok sa iyo in that day. Okay? Ibig sabihin, ito yung ano, yung halimbawa na-deliver na, dito yung magdi-display lahat. Okay, net sales summary per admin. Okay, kung may mga admin ka dito, dito magdi-display yung mga sales nila. Okay? Order summary per admin naman, dito makikita yung mga orders ng per admin mo kung may mga admins ka. Pag wala naman, ikaw mismo, makikita mo yung sales mo dito. Okay? Yun. So that's our dashboard, no? That's our dashboard. Dito naman sa right side natin,
nandito yung bulletin board natin. Pwede nyo makita yung official FB page ng Homes Express natin na partner logistics natin. Nandito yon. Okay? Dito mo rin makikita yung mga bonus na bonuses natin like house and car, leader's pool, yan, supervisor pool, manager's pool, director's pool, kung ano yung mga pool yan, no? Isa yan sa mga part ng ano natin, ng income natin, no? Dito mo makikita yung mga top earners and top sellers, no? Top sellers natin, dito mo makikita. Updated yan. So, I suggest guys na i-goal nyo maging top 1 dito. Kasi bakit? No? Kahit hindi nyo lang, kahit hindi niyo iniisip na maging top 1 kayo kasi what I mean is kung maging top 1 kasi kayo susunod din yung income doon, no? Kasi pag top 1 kayo malaki yung income noon. No? So i-goal niyo maging top 1, no? Para may experience niyo naman kung paano maging top earners din dito, no? So that's our dashboard, no? So punta tayo ngayon sa second menu natin, which is shops, no? May tatlong category to, pero usually dalawa lang pala yung nagagamit natin dito for now, no? Okay? So, meron tayong tinatawag na shop now. When you say shop now, ito yung own purchase order mo. Okay? Ikaw mismo as distributor, magpo-purchase ka from the company. Okay? Kasi yung price dito is naka-price na siya as distributor or as a reseller depende kung anong status ng ranking mo. Okay? So shop now is for your own shopping, no? So you can i-click natin dito. The shop now, dito makikita yung details mo. Yan, details. So naka per category na rin to, depende sa products, for elderly ba yan, family, kids, male and female, men, women, yan. Baby packages, reseller packages, no? Check mo lang yan kung anong category ang hinahanap mo. Actually, so para maging tama yung ano mo dito, maging tama yung address mo dito, kailangan mo munang iset yan sa My Profile. Okay? Mamaya discuss natin yung My Profile after ng shop now, no? So, automatically yan magdi-display dito depende sa nilagay mong address dito sa My Profile, no? Sige, balikan muna natin yung My Profile okay, para masiguro natin kung tamang mga details yung nilagay natin dito. Okay? So, ito yung My Profile natin, no, na section, nandito siya sa baba. My Profile, then diretso siya dito. Now, pwede kang magpalit ng password. Lalo na kung bago ka pa lang, no? Bagong password pa yung ano natin. Kasi yung default natin is contact number. No? Default password natin. So, kung gusto mong i-change yung password, pwede mong ilagay dito yung new password mo. Okay? New password dito. Okay? Tapos, I highly suggest na lagyan nyo rin ng profile picture para mas maging presentable naman yung dashboard mo, yung profile mo. Yan. Sa baba naman, meron tayong nakalagay na email which is connected dito sa email natin. Okay? You can generate actually your ID. Kasi may mga customers minsan na nag-iingit talaga kung official distributor ba tayo ng Chantal. Okay? You can generate actually your ID by clicking this generate ID. Yan. So ito yung magiging ID mo. Kaya bago ka gumawa ng ID, mas mainam, nalagyan mo muna ng profile picture dito para mag-display din siya dito sa ID mo. Okay, malinaw ba? Malinaw? Yan. So you can add also your ID card, especially kung mayroon kang TIN ID or government ID, mas maganda na ilagay mo dito. Okay? Ayan. Also, meron dito yung sinasabing GNT COD. Kung gusto mo bang mag-transact via third-party courier natin, which is GNT, or hindi. Okay? But remind you, no, kapag gumamit ka ng GNT Express, meron tayong nag-a-agree ka dito. Sinasabi dito na mag-a-agree ka for the RTS fee. Kasi may binabayaran tayong RTS fee sa GNT. Okay? Yun yung problema sa third-party courier. Kasi pag bumalik yung product sa'yo or yung pina-order sa'yo o yung in-order sa'yo at hindi na-receive ng customer, automatically may babayaran ka sa courier na GNT na RTS fee. No? Which is yun yung kagandahan sa logistic partners natin na Homes Express at Dispatch PH kasi own company natin or sister company natin. So hindi natin kailangan magbayad ng RTS, no? So napakabilis gamitin ng ano natin, ng logistics, mga sister company logistics natin kasi nga at napaka-convenient kasi nga ang bilis ng delivery nila, no? Ang bilis kasi kung mabilis yung delivery, mas mabilis din mag-trigger yung income, no? So sa ganung paraan, mas mabilis umiikot yung pera mo. Unlike kung nasa GNT talaga yan, matagal pa.
No? Kasi most of the time 10 to 15 days na di-deliver for via kapag via GNT, no? So kailangan pa natin mag-wait ng another days para mag-reflect sa atin yung income. Yun yung ano, yung disadvantage sa GNT. Pero mas okay na rin yun, no? Kasi naman sa walang delivery sa mga customers natin, no? Kasi may mga areas na hindi pa available yung sister company courier natin, no? So it's a good thing din na naglagay tayo ng third party courier, no? Which is GNT. Now, make sure na kumpleto yung address information nyo dito, no? Mas maganda rin kung maglagay kayo ng business name, kung nagpa-register kayo ng business name, no? Like me, nagpa-register ako sa DTI at saka sa BIR, no? Nilalagay ko siya dito. Okay? Make sure you complete your address dito. And of course, ito yung pinaka-importante. Kailangan yung payout and phone nyo dito is yun yung mismong ginagamit yung card. Okay? Kasi pag once naglagay na kayo ng payment info dito, okay, medyo mahirap ng palitan. Pwede namang palitan. Kailangan nyo i-message yung IT natin para mapalitan, no? Pero mas maganda, sigurado na tayo kung anong gagamitin nating card. At yun yung ilagay natin dito, no? Mas mabilis kapag BDO. Kasi real time yung ano, pagka-receive ng payout, no? Sa ibang bank accounts kasi, umabot siya ng 2 to 3 days bago mag-reflect yung income nyo sa bank account nyo. So, mas maganda mag-open kayo ng BDO accounts kung mayroon kayong BDO. Yun. Napaka-importante din na lagyan nyo ng TIN number kasi legal tayo, no? Ilagay nyo dito yung mga TIN numbers nyo. Okay? Yan. Para ihingin kasi yan. Kapag naging cash na kayo sa system natin, hihingan kayo ng TIN number. Okay? Kasi nagbabayad tayo ng tax. Okay? So, that's our My Profile section. So kung anong nilagay mo dito ang mga details, automatically mag-reflect yan dito ngayon sa ShopNow. Yan, mag-reflect yan ngayon dito sa ShopNow. Dito yan malalagay. Okay? So ito yung full details mo dito. No? Kung mayroon tayong available na branch sa area nyo, automatically naka Homes Express. Pero sa amin kasi wala, so naka GNT Express siya. So, saan manggagaling yung, kapag nag-order ako, saan manggagaling yung package or yung orders or yung item? Sa GNT Mandawi branch natin. Okay? Sa Cebu. Sa Cebu, kasi doon ako mas malapit. Kasi Tacloban City ako. Okay? So, yun. So, payment options, of course, depende sa'yo kung si OD. Iba-iba yung ano natin dito. Kung gusto mong dropship, no? Pwede kang magbayad kung payment first. Pwede kang magbayad sa Cebuana, Palawan, Imlogliere, GRS, BPI, and BDO, or gusto nyo yun, or ito yung maganda, kapag may income ka dito sa dashboard mo, pwede mong gamitin itong charge to wallet. Okay? Kasi ang charge to wallet is pwede mong gamitin yung ano mo, yung income mo pambili, no? Sa produktong gusto mong bilhin kay Chantal. Okay? So, paano ang proseso para sa pagbili kay Chantal? Ganito lang. Okay? So, halimbawa, nandito ko na sa dashboard mo na to. Siselect ka lang dito kung anong product ang gusto mo sa baba. Anong product ang gusto mong i-order? So, halimbawa, ang gusto kong i-order is yung lutein, no? Yung SRP price nito is 690 pesos for distributors, no? SRP price, no? Ang VIP price naman natin as distributor is 379.50, no? So, yung bintahan natin dito sa mga customers is 690. Okay? Pero yung market ano natin, market price natin is plus 185, which is 875 nagiging price para free shipping na yung marketing natin. Okay? So, 379 kapag distributor ka. Napakalaki yung pwede mong kitain dito. 40 to 45% kapag VIP ka. Okay? Kaya kung gusto mo maximize yung negosyo mo, I suggest kung hindi ka pa VIP or distributor, I suggest na mag-upgrade ka into distributor. Okay? So, halimbawa, mag-order tayo ng lutein. Okay? ShopNow to ha, ShopNow. Okay, ibig sabihin, again, pag sinabi kong ShopNow, ito yung own purchase mo. Okay, para sa sarili mo tong order. Okay, halimbawa, gusto mo mag-stock ng product sa bahay mo, pwedeng-pwede mong gawin to. Okay, ito yung ano mo, ito yung dashboard mo or pinaka-order or order store mo para sa'yo. Okay, so type mo lang dito kung ilang peraso ng lutein. Okay, halimbawa, lagay tayo ng 1, automatically mag-reflect yung price. No? Plus, roll down tayo pababa,
plus the 185 shipping fee. Okay? Of course, may shipping fee yan, guys. Kasi expenses din yan ng company. Kasi di-deliver sa iyo yung product, di ba? So, naka-VIP price tayo, may additional kang 185 shipping fee. Mas maganda kapag pag mag-order ka is maramihan na para isang beses ka lang magbabayad ng shipping fee. Okay? So, kapag nakapag-select ka ng order, scroll down ka lang pababa, then click mo lang yung submit order at then diretso na yan ipaprocess ng company. Okay? So, click natin yung submit order. Then, mag-appear lang itong confirmation window. No? Ito yung summary ng orders mo at ng details mo. Kung tama ba, pwede mo siyang i-double check. Ito yung kagandaan eh. Pwede mo siyang i-double check muna bago ka mag-proceed. Kasi, for example, nagkamali ka ng in-order mo, hindi mo na pwedeng ma-check ulit. No? So, sayang. Mag-process ka na ulit ng bago. No? So, mas maganda, i-check mo muna, double check mo kung tama ba yung address mo or tama ba yung in-order mo. No? So, after that, click mo lang yung confirm. Okay? So, ganun lang mag-process ng own order natin. No? So, kung gusto mong mag-stock sa bahay mo dahil gusto mong magpa-ship via other courier like LBC, no, at gusto mong magkaroon ng on-hand items, on-hand products, pwede mong gamitin ng shop now. No? Sa right side naman ng natin, ng dashboard natin, dito sa shop now, nandito yung mode of payment in case gusto mong mag-payment first or gusto mong maglagay ng pera or income dyan sa dashboard mo. Pwede yon. So mag-deposit ka lang dito sa video account natin or magpadala sa mga other remittances natin at isend mo lang to sa corresponding person na mag-receive dito. Okay? So dito pa rin makikita yung wallet balance mo. Okay? Order history, kapag nakapag-order ka na, dito mag-display yon yung history mo. Ito na may mga COD areas na available natin dito. Okay, makikita mo dito yung iba-ibang branches natin. Okay, iba-ibang branches natin dito. Nandito yan. Yan. So, sa contact directory, if in case may gustong customer na mag-pick up ng order niya, ako usually yun yung ginagawa ko. Pag mayroong branch sa kanila, nirecommend ko na i-pick up na lang para ma-receive ka agad nila yung item. At of course, pag na-receive nila kaagad yun in that day, automatically pasok sa'yo yung income. Diba? So, mas mabilis kung kaya naman nila mag-pick up, suggest nyo na mag-pick up sila. So, dito nyo makukuha lahat ng contact address nila. Dito, contact person at contact address. Exact address, I mean. No, contact with contact person. Yan. So, dito makikita yung mga branches natin with corresponding address at kung sino pwedeng taong pwedeng hanapin. Yan. So, explore nyo lang dito yun, guys. Yan. Baka may malapit tayong branch dyan sa area nyo. Okay? The next, eto dito yung makikita yung mga rates ng mga other logistic partners natin. Yan. Kung magkano yung padala sa kanila. Magkano yung bayad sa kanila, mga rates. Okay? Next is sa international shipping rates din. Makikita nyo kung magkano yung babayad nating shipping fee if in case nagpadala tayo internationally. Yan. Pero sa 4 international branches natin, hindi nyo kailangan sundin to kasi pwede silang mag-pick up doon at pwede na rin COD, lalo na sa UAE branch natin. Yan. COD schedule naman nandito kung anong mga araw yung mga deliveries ng mga courier natin. Okay? Yan. Buy COD to lahat. Okay. Para guided kayo. You know guys, lahat ng mga kailangan nyong malaman in terms of delivery nandito lahat. Kailangan nyo lang i-explore yung mga dashboard nyo para maging familiar kayo sa mga dashboard. Okay? So that's our shop now. Next naman natin is shop for customer. Ibig sabihin, from the word itself, for customer, ibig sabihin hindi para sa'yo to, kundi para sa mga customers mo or para sa mga po-orders mo. Okay? So dito ka magpo-process, okay, ng if in case may mag-order sa'yo, dito mo i-process para ma-deliver sa kanila. So, click mo yung shop for customer. Yan. So, ito yung dashboard natin. Ito yung dashboard natin for shop for customer. Okay? So, anong gagawin natin dito? Of course, number one, kailangan mo munang kunin yung details ng, ng customer mo, of course. Kailangan kumpleto yung address niya,
kailangan naka full name, no? Kailangan may contact number. Actually, kailangan talagang contact number is active. Okay? Kasi doon tatawag si rider at yung branch natin para i-confirm yung delivery sa kanila. Okay? So, kailangan din is yung may landmark sa kanila, yung mas malapit sa kanila, tulungan natin yung mga riders natin para mahanap ka agad yung location nila, no? So kapag meron ka ng details ng customer mo, kung ilang anong order nila, at anong details nila, shipping details nila, no? That's the time na kailangan mo nang i-click yung new customer kasi magi-encode ka eh. Magi-encode ka ng new customer, no? So ang gagawin mo lang is click mo lang tong new customer. May lalabas ngayong bagong window. Yan. Sabi dito, add new customer. So dito ilalagay ngayon yung details ng bagong customer mo. Halimbawa, lagyan natin dito yung pangalan na Mike. Dami ko na palang Mike dito. Dami ng sample. Yan, Mike. Tapos, sa middle name, pwedeng initial lang o pwedeng middle name. Kahit nga wala, pwede. Pero itong dalawang to, first name and last name is kailangan meron. Okay? So kung nag-send naman yung customer ng middle name, mas maganda. Okay? So halimbawa ako, ito yung lagay natin. For sample lang to guys ha, para kung paano proseso, no? So Flores, yan. Contact number is 09 56, yan. So contact number, make sure na active. Mas maganda kung dalawang contact number ang meron sila para may options tayong tawagan yung dalawa, no? Kung meron pa siyang isang contact number, ilagay nyo rin dito sa phone number, no? Email, and email is not necessary for orders, no? For orders, not necessarily. Pero kung mayroon, mas maganda. Pero kung wala naman, okay lang, no? Kung Facebook naman, Facebook link, mas maganda ilagay nyo para pwede nyo siyang i-follow up if in case nag-decline siya sa order nyo, no? Kasi mahirap na hanapin kapag nandun sa messenger ng page mo, mahirap siyang hanapin pababa. Unless naglagay or nagbigay ka ng POID sa kanila para pwede mong ma-search yung POID. Okay, pag wala, kailangan nyo ilagay yung Facebook link para mas makita nyo yung Facebook account nila, no? So sa address naman, kailangan dito yung house number, yung street at or block or lot number ng bahay nila para siguradong mapuntahan ng customer yung saktong bahay, no? Kasi hindi naman lahat may mga block, may mga lot, okay? Pero sigurado ako lahat may mga street or purok or zone, no? So yun yung pwede yung hingin, no? Halimbawa ganito yung lagay natin, number 16, house number 16, purok 1, yan. So country of course is Philippines, kasi sa Philippines naman tayo mag-process, no? So dito naman sa province, depende kung anong province ang meron sila. Sample na lang ako, nasa Leyte ako. So click ko lang yung Leyte. So dito sa city and town, click ko lang yung Tacloban City since taga Tacloban ako. Ayan. So sa barangay naman, select ko lang yung barangay namin which is Barangay 12. Ayan. So of course, mag-reflect dito, not COD kasi nga wala kaming branch ng Homes Express or sister company na logistics natin dito sa lugar namin. So usually, ang mangyayari is mati-deliver sa akin via GNT Express. Okay? Kasi wala kaming branch ng Homes Express at Dispatch PH natin. Okay? So kung naka-COD naman siya, halimbawa, process natin into Metro Manila. Halimbawa, Binondo, yan. Set natin to. So since may branch doon sa Metro Manila, magiging status ngayon dito is COD via Homes Express. Ibig sabihin, si Homes Express ang magdi-deliver sa kanila. Okay? Partner courier natin. At good news yon kapag eto, kasi mabilis yung delivery, walang RTSP, no? At, of course, mabilis yung pasok ng income, mabilis yung ikot ng pera, no? Unlike yung GNT, medyo matagal siya. Okay? So sa landmark, mas maganda ask yung customer kung anong pinakamalapit na landmark sa kanila, like yung eskwelahan, yung simbahan, or mga court man yan, basketball courts, mga yung madaling makita ni rider para at least hindi mahirapan si rider sa kakahanap. Kasi minsan may mga customer na hindi sumasagot sa tawag pag orasan ng delivery. Halimbawa, tinawagan siya ngayon ng courier, sabing yes,
pagpunta ni rider, wala na yung ano, hindi na ulit makontakt. So, mas maganda may landmark para pwede na lang ipagtanong-tanong ngayon ni rider. Okay? Yan. So, after that, click mo lang yung submit. Okay? Pag nag-click ka ng submit, mag-reflect yan dito. So, magiging ganito na siya. Yan. So, pag nag-display yan dyan, click mo lang yung pangalan niya, no? At mag-display na lahat ng details niya. Okay? So, ganun lang siya kasimple. No? So, kapag nag-reflect yung details niya, makikita mo rin kung anong lugar or branch natin yung mag-deliver sa kanila, no? Kung COD ba siya o hindi, no? Yung payment option niya, kung COD ba, kung available yung COD sa kanila. Yan. Or kung Homes Express ba or GNT Express yung automatic naman to. Ito sila. Okay? Kapag nakita mo na dun sa pag-add mo pa lang na COD na siya, yan dito, na COD na siya, no? Automatically yan, magiging COD rin yun dito. No? So kung ano kung naka-COD siya, it's either Homes Express or Dispatch PH yung nakalagay dito. Okay? So kung anong branch naman yung mag-reflect dito, nandito yun. Now, you can set then kung halimbawa, nag-order ngayon si customer pero wala pa siyang pera, gusto niyang ipa-deliver sa after 2 days pa. Okay? So, pwede mo siyang i-schedule yung delivery. Okay? Pwede mo yung click to, delivery date. Halimbawa, nag-order siya ngayon, no? Pwede mo siyang ipa-deliver on Monday pa. Schedule mo lang siya. Click mo lang yung 21 kasi after 2 days gusto niyang mapa-deliver kasi wala pa siyang pera. No, sa 21 pa siya magkakapera, pwede mo i-click yung 21, no, para sa 21 na ipapa-deliver ni courier. Okay? Pero kung wala naman, kahit nag-order siya, hindi mo na kailangan gawin 'yan, no. Remain mo lang siya as 18, 'yan. 'Yon. So ito naman yung search product, napaka-powerful nito na para hindi ka na nag-click-click-click dito sa filter by category natin, no? Napaka-powerful 'to kaya ang galing talaga ng IT natin na nilagay nila to. Para pwede mo nang i-search yung product na gusto mong i-process. Halimbawa, gusto ko mag-process ng Q10. No? Type ko lang dito is Q10. Lahat ng Q10 na promo or product na may Q10 na kasama, magdi-display ngayon dito. Okay? Yan. So, hindi ka na may hirapan. Halimbawa kasi, pag wala ito, no? Ang dami kasi ng product natin. At saka ang dami ng promo. So, which is amazing, no? Kasi nakakapag-expand tayo ng kung anong-anong product yung pwede natin ibenta. No, nakakapagod mag-scroll-scroll sa pababa kasi mahaba. Saka isa-isahin mo pang tingnan kung ano yung anong pangalan ng promo o anong pangalan ng product, no? Kaya napaka-powerful ng search product na to. Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Type nyo dito kung anong product ang gusto nyo ibenta, no? So, halimbawa ako, Q10 ang gusto kong ibenta. So, type ko lang dito yung Q10, lalabas na dito yung mga Q10. Okay? So, same procedure sa kaninang ginawa natin sa ShopNow. Okay? Same procedure lang. No? Pipili ka lang ng product na gusto mong i-process para sa customer mo. Halimbawa, Q10. Yan. Lagay mo lang kung ilang piraso ng Q10. Lagay ko 1. No? Then, scroll lang ako pababa. Click ko lang itong submit order. Yan. Then, again, magdi-display yung confirmation before mo i-submit yung order. So, after nyan, kapag nag-display nyan, sigurado ka na yan yung order mong gusto mong i-process, click mo lang yung confirm. No? So, pagka-click mo ng confirm, dediretso yan ngayon doon sa customer orders natin. Mamaya makikita nyo. No? Kasi may gusto pa akong i-discuss dito, no? Regarding naman sa international branches natin. No? Kapag nag-process ka, yan yung pag-process natin kapag sa Pilipinas lang, mga sir, mga ma'am, no? Pero kapag international naman, meron akong ginawang sample dito. Yan. Kapag international, kasi meron tayong tatlong, apat na international branches sa ngayon. Pero yung magandang i-market kayo yung tatlong branches natin, which is Taiwan, Hong Kong, and Dubai. Okay? So, halimbawa, ay wala pala dito. No? So, halimbawa, process ulit tayo. Ang ilagay kong ano dito, country is process tayo sa Dubai, UAE. Yan, United Arab Emirates. United Arab Emirates, that is UAE, no? Sa mga international branches natin,
no? Ilagay niyo lang yung contact number ng client. Dito mas maganda, alam niyo yung buong detalye nila. Ilagay niyo yung email, ilagay niyo yung Facebook account nila, at of course, lagyan mo ng landmark. Okay? Then click mo lang 'yan. Okay, click mo lang yung submit. Same process lang din. Click mo lang yung submit, automatically si branch natin sa Dubai, sila na magpo-process niyan. Sila na magpapack, sila na magpapaship at sila na rin magko-collect ng order. Automatically magdi-display yan sa dashboard mo kapag na-receive na yung payment sa customer at magre-reflect na yung income mo dun sa wallet mo. Yan. So kung Hong Kong naman, halimbawa Hong Kong, H, Hong Kong. Yan. Pag Hong Kong naman, ito yung mga detalye din. Same lang din yung details na kailangan mo, no, sa Hong Kong. Yan. Pero I think sa Hong Kong natin is for pick up lang. Mag-pick up ka dun sa, ano nila, sa branch nila. Or meron tayong contact person na pwede nyong pagtanungan or pwede nyong pagsenda ng order nyo para mabilis mag-cater yung order. No? So example naman meron sa Taiwan natin. Sa Taiwan nakapag-try na ako. No? Ang process natin sa Taiwan is kailangan ang customer nyo ay kailangan humingi kayo sa customer nyo ng resibo sa pinakamalapit na 7-Eleven store sa kanila. Kasi yung order nila, ipipick up nila ngayon sa 7-Eleven. Okay? Doon kasi sa resibo ng 7-Eleven, makikita mo doon yung code ng branch ng 7-Eleven na malapit sa kanila. So mabilis ngayon, may papadala ng contact person natin or ng branch natin sa Taiwan, yung order nila doon malapit sa 7-Eleven na malapit sa customer. Okay? Kasi naglipa na kasi yung 7-Eleven sa Taiwan. Napakadami. Kaya ito yung pinaka the best way para ma-receive ka agad ng customer natin sa Taiwan yung orders nila. Eh, nakapag-try na ako mag-process ng Taiwan. No, napakabilis lang. Kunin mo lang yung resibo sa kanila na bumili. Pag wala sila resibo, advice mo silang bumili ng kahit mura lang, candy lang dun sa dun sa 7-Eleven store, no? Tapos pasend nila sa inyo para makita yung branch code nila dun, no? Para mabilis mahanap ng branch natin yung 7-Eleven store na malapit sa kanila. Okay? So after nyan, click mo lang yung submit. Same procedure. Okay? So ilalagay mo dito, di ba sa resibo meron dong store ID. Ito yon. So dito mo ilalagay yung store ID. Makikita mo dun sa resibo. Okay? So yan. So after mo ma-process ng order, halimbawa na click mo yung submit, magdi-display yan ngayon dito sa dediretso yan ngayon dito sa customer order. No? Pag nag-click tayo, diretso yan ngayon dito sa customer order. Okay? Lagyan natin ng data kasi hindi ko na nagagamit tong account na to eh. Ano ba ito dito? Yan. So ito yung magiging itsura ng customer order section natin. So dito lahat bumabagsak lahat ng mga pa-orders nyo. Okay? Kung gusto nyo mag-monitor, I highly suggest na dito kayo pumunta kung gusto nyo i-monitor kung anong status ng mga pa-orders nyo. Halimbawa, itong section na to is dito nakalagay lahat ng detalye ng customers mo at kung anong status ng order nila. Kung mag-slide tayo to the right, no, makikita natin yung order status, return yung nakalagay. Kapag ganitong return, kailangan nyo na i-follow up to sa customer kung anong reason kung bakit naging return siya. So sabi dito, no order as per client at hindi rin po siya nakatera sa address na nilagay. So kapag ganitong sistema, ito yung dahilan ng possible yung customer mo is bogus buyer, no? Walang ibang pwedeng maging dahilan doon. Kasi bakit nga ba hindi siya maglalagay ng tamang address niya kung o-order siya? 'Di ba? So kung seryoso siyang mag-order ng product mo, normally ibibigay niya sa iyo yung tamang address, no? Pero sa ganitong story, no? Ibig sabihin hindi siya talagang seryoso mag-order sa iyo. So yung mga tao dyan, mga bogus buyers, no? So hindi natin maiiwasan 'yan. Lahat ng negosyo mayroon ganito kapag nag-dropshipping ka or normal e-commerce business, no? Ayun.
Dito mo monitor yung mga status, no? Kung i-check natin dito sa taas, pwede mong i-check kung anong date. Halimbawa, may gusto kang tingnan na bawa. Ito, November 1, gusto mong tingnan. No, yung mga customers mo noong November 1. Okay? Pwede mong tingnan 'yon, November 1 lang. Yan. Refresh mo lang dito, makikita mo na yung mga pre-process mong order or mga delivered or cancel order noong November 1. Okay? So dito naman sa next, pwede mong i-select dito per category kung confirmed, packing, shipped or delivered na. Okay, alam ba gusto mong i-monitor yung mga delivered orders, pwede mong i-check yung delivered lang para makita mo kung anong mga orders yung delivered sa iyo in that day. Okay? Yan. Yeah, so magdi-display diyan ngayon yung mga delivered orders lang. Okay? Dito naman sa select all na ng mga couriers natin, pwede kang pumili. Okay? Kung sa Homes Express, Dispatch, yan. Depende sa iyo kung pick up man yan or Shopee. Makikita mo dito, kung may mga pa-order ka sa Shopee, pwede mong i-click yung Shopee, no? Para lahat yung magdi-display dito is via Shopee lang. So, ito kasi nakapag-process na ako ng Shopee, no? Many times. Napakaganda, guys, i-maximize yung Shopee dropship natin. Ang bilis lang, ang convenient lang. Nabuboost pa yung shop mo sa Shopee, no? Ito lahat Shopee or Shopee orders to, Shopee delivery. Okay? I-code ko lang dito. Si Kabanotuan branch ang bahala magpa-deliver. I-pick up doon GNT sa branch natin. In-deliver. Ang gagawin mo na lang is mag-antay. Hindi kagaya ng normal na ano lang e-commerce. Pag gumamit ka ng Shopee, no? Ikaw pa yung bahala ng ano, mag-pack or mag-something, no? Para ma-pick up ni GNT rider sa bahay mo. No? Dito hindi na. I-code mo lang system dito. Upload mo lang yung waybill. Dindiretso na yan. Okay? Next, dito naman pwede kang pumili kung sino mga admin yung pwede mong tingnan. Okay? Halimbawa, gusto mo lang makita yung isang admin mo kung ano yung mga orders niya today. Halimbawa, itong admin ko isa, no? Tingnan ko lang yung mga orders niya, kung ilang delivery siya ngayon. Yan. Wala. Wala siyang pa-order. No? So, yun lang pwede mong gawin dito. O pwede mo rin i-search yung, ano, yung pangalan ng customers dito, yung POID, o yung pangalan ng admin, pwede mong search dito. Yon. So, dito lahat nakapaloob yung ano natin, yung status ng mga pa-orders natin. Okay? So, halimbawa din, nagkamali ka sa barangay. Halimbawa, nagkamali ka sa barangay. No? Or sa address ng customer mo. Pwede mo lang i-click tong pa-order. Halimbawa, ito. Tapos mag-enable itong adjust order dito. Pwede mo yung click yung adjust order. Then, pwede mo nang palitan yung kung anong address ang babaguhin niya. Okay? Pwede mo rin i-cancel yung order. Or kapag nag-process yung Shopee, pwede mo i-upload yung image ng waybill. Or pwede kang mag-click ng support ticket. If in case, gusto mo mag-follow up doon sa courier natin. Okay? Regarding sa status, or kung bakit ganito ang reason ng status ng order mo. Yan. So far, learning guys, learning ba tayo? Yan, pa-type 1 naman ako kung learning tayo, kung learning tayo. Uy, salamat, mayroon pala akong audience, no? May mga audience pala ako. Kala ko ako lang mag-isa nagsasalita dito. Okay. At least, alam ko may audience ako. Yan. So, proceed tayo. Now, next. Diretso tayo sa My Wallet, which is ito yung kayamanan natin. Dito nakapaloob yung kayamanan natin sa My Wallet. No? Kasi dito papasok yung mga income natin, no, sa bawat pa-deliver natin or bawat pa-order natin. Halimbawa, nag-deliver kayo sa rider, na-receive yung payment na rider, nag-report kayo sa branch natin, doon ngayon iti-trigger ni admin yung order natin. Kapag nag-trigger na yun doon, automatically pasok yung income or yung commission dito sa e-wallet mo. Okay? Yung pag-click mo ng e-wallet, no? Click mo ng e-wallet, dito mag-reflect yung mga perang pumapasok sa'yo. Ito yung summary of your wallet transactions. Dito pumapasok kung magkano yung amount na pumasok sa'yo, dito yon. Okay? Makikita mo ito dito sa gilid. Ito yung reference ID. Ito yung transaction.
Ito yung debit kasi nagbabayad tayo ng tax, automatically deducted dyan ng 10%. Yan, ito na yung credit. Yan. Kung magkano yung net income mo. Yan. Okay? So, dito yung mga transactions. Pwede mong i-scroll pababa yan para makita mo kung magkano amount na pumapasok sa'yo. Okay? Yan. So, next is yung withdraw natin. No, ito na yung ano. Pag-withdraw ng ano natin, ng income natin. So, click mo lang yung withdraw. No? Type mo lang dito kung magkano yung amount na gusto mong i-withdraw. Makikita mo naman yung balance dito sa taas. Type mo yung balance dito. Mas maganda kayo kung naka-BDO ka. Kasi ang BDO kasi, sabi ko, is real time and instant. Ibig sabihin, pag naging cash cap, kinabukasan, nandyan na yan. Unlike kasi sa ibang ano natin, sa ibang bank accounts, no, ibang way of payouts, tumatakbo siya ng 3 to 5 business days para mag-reflect doon sa account mo or sa bank account mo. Okay? So, dito sa paglagay ng amount, make sure na walang comma or period. Okay? Lagay mo lang dito yung, halimbawa, 10,000. Lagay mo lang buong 10,000. Ganyan. No? Okay? So, meron tayong bank charge na 50 pesos. Normal yan. Okay? Kasi meron tayong processing fee. Nagbabayad tayo ng processing fee. Okay? So, mangyayari, magdi-display ngayon dito yung net amount na withdrawable mo. Okay? Kung magkano yung pwede mong ma-withdraw less the 50 pesos charge. Okay? So, nakalagay din dito kung ano bang account, anong account number at account name yung ginamit mo dito. Then, click mo lang yung withdraw. Okay? Pag-click mo ng withdraw, automatic, mapaprocess na yan at dediretso niya yun dito sa wallet, ay withdrawal history, I mean. Yan. So, dito mo yung makikita ngayon. Wallet history, I mean. So, dito mga, check mo lang to kung naka-yes na or naka-no pa. Actually, pag hindi pa siya naka-yes, naka-end siya. No? Ibig sabihin, no. Ibig sabihin, hindi pa siya na-process. Pero pag na-process na, ang lalagay niya ngayon dito is, no. Ang nakalagay ngayon dito is, wala na pala akong no. Is yes. No? Nakalagay ngayon dito is yes. Kung na-process na siya. Ibig sabihin, anytime soon, papasok na yan sa bank account mo. Okay? So, yun. So, next is create ticket. Ang create ticket, guys, this is simply to follow up about your orders. Halimbawa, yung ano, yung order mo is may status doon na return. Diba? Returned yung order mo. So, kung gusto mo mag-follow up doon sa branch na yon, na kung saan siya, kung saan naka-assign yung pa-order mo, dito ka pwede mag-follow up or kausapin yung in-charge doon sa branch. No? Halimbawa, meron akong returned order dun sa Batangas branch natin, no? Halimbawa ganun, sa Batangas branch, nandoon yung customer ko. Sabi ngayon ni admin o yung in charge natin noon is ayaw sumagot ni client sa tawag, no? Ayaw sumagot. So ang gagawin ko ngayon, kakausapin ko si customer, sasabihin ko na ma'am, sir, okay? Na kumukontak po sa inyo yung rider namin. Please pasagot naman para ma-deliver ka agad yung order nyo. So ngayon, sasabihin ngayon ni customer, okay, sige, dubat lang kasi ako. So ngayon, mag-follow up ako dito sa support ticket. Sasabihin ko ngayon na pa-re-deliver naman yung order na to kasi lubat lang daw si customer that day nung tumawag kayo. So pa-re-deliver naman po para ma-receive. No? Guys, mind you lang, huwag kayong magmumura dito. Huwag nyo nga awayin yung mga ano natin. Mga interest natin sa mga branches natin kasi napakalaking tulong ang ginagawa nila sa atin. No? Sila yung nagpa-process, sila yung nagpag-usap sa customer para ma-deliver lang yung mga pa-orders natin. Now, please respect them naman. Okay? So, paano gagawin yun? Create ka lang ng new ticket. Yan. Make sure na alam mo yung POID. Pag sinabi natin POID, eto yun. Halimbawa, dito. Tingnan natin sa customer ID para makita natin yung post POID. Okay? Hanap tayo ng order dito. Na mayroong POID. Yan. Yung POID is eto. Okay? Eto yung pinaka-tracking number natin. Okay? Para mabilis nating mahanap yung order ni customer dito sa system natin. Okay? So eto ngayon yung kukopyahin nyo
at isasama nyo doon ngayon sa pag-create ng ticket. Okay? Again, yung ticket is para makausap natin yung in charge sa office natin, sa branch natin, okay, regarding sa status ng pa-deliver natin or order natin. Okay? So, paano gagawin natin ngayon? So, create ka lang ng new ticket. Yan. Select mo lang yung recipient, which is yung branch. Sabi ko kanina, Batangas. Subukan natin. Ito yung Batangas, Homes Express. No, select natin yan. Inilagay natin kung anong reason. Okay? Lagay natin re-deliver kasi pa-re-deliver natin ulit. Kasi kaya hindi sumagot si client. Ngayon, pa-re-deliver natin, ilagay natin yung POID. Yan. Lagay natin dyan yung POID. Halimbawa, POID na is 12356. Yan. Lagay natin dyan para makita ka agad ni admin kung anong POID niya. So, i-search niya ngayon kaagad. No? So, type mo lang dito kung anong purpose ng ano mo ng pagpare-deliver mo. So, lagay mo lang dito is good day. Yan. Please pare-deliver naman nitong order po. Ganyan lang. Thank you. Thanks and God bless. Ganyan. Be respectful guys sa mga ano natin. Kasi ang laking tulong at ang laking trabaho ang ginagawa nila para sa atin. Yan. So, pwede niya yan. So, i-re-deliver ngayon ni branch yung order ni customer na may POID na ganitong number. Okay. So, click mo lang yung create at automatically mag-display yan dito. Okay? So, dito kayo pwede magkaroon ng conversation ng branch doon sa kung saan nilagay natin yung recipient, no? Halimbawa sa Zamboanga, so dito ko makakausap yung in charge natin sa Zamboanga. Okay, dito ko makikita yung reply nila, dito rin ako pwedeng mag-reply sa kanila. Okay? Yan. So next, income summary. Sa income summary natin, dito makikita lahat ng income mo in the whole month. Okay? In the whole year, the whole month. Okay? Yan. So, dito makikita lahat ng mga income summary mo kung magkano yung income for this month, magkano yung pumasok sa'yo sa mga bonuses natin. Yan. Dito yan, lahat. Okay? So, next. Genealogy. Okay, genealogy tayo. Sa genealogy naman natin, dito makikita yung Unilever kasi may wish to earn tayo. Yung mga, yung, kaya guys, pag-aralan nyo yung, ano, yung comp plan natin, yung marketing plan natin. Kasi dito yung makikita lahat ng mga results. Okay? Yung mga, halimbawa itong Unilever, dito makikita lahat ng mga tao na pwede kang kumita ng Unilever. Okay? So dito makikita lang ng, ang lahat ng mga tao under sa'yo or mga distributors mo or mga resellers mo. Okay? So, makikita mo rin kung magkano yung sales nila. Okay? Ito. Dito mo pwedeng i-monitor. Okay? Next is group volume. Yan. Yung group volume naman, ito yung sales. Pag sinabing group, that is group sales. No, makikita mo lahat dito kung sino-sino yung mga under sa'yo na nagbibenta at may mga sale. Okay? So, ito yung pag-monitor. Yan. Next is community volume, ibig sabihin sa lahat na to, sa lahat-lahat. Yan. Next naman is direct referral. Pag sinabi direct referral, yun ikaw mismo yung nakapag-refer. Okay? Ikaw mismo yung nag-invite. Ikaw mismo yung nagpa-register. Napasali mo. It means to say, ikaw yung direct sponsor. Okay? So, makikita nyo lahat dito yung mga accounts ko. No? May mga accounts pa ako dito iba. Okay? Yan. So, next is, yan, sales detail. Okay. Click natin yung sales detail. Dito makikita lahat ng income summary mo din. Okay? Dito sa side na to, pwede mong i-filter by date or by order. No? Pwede mo rin i-select kung anong date lang yung gusto mong makita. Halimbawa, gusto ko lang makita yung November sales ko. Yan. Until November 30. Yan. So, sa November 30, ito yung naging sales ko. Yan. Ito yung mga pumasok ng mga pa-orders. Ah, wait, loading lang.
Ito yung pumasok ng mga pa-orders. Ito yung kinita ko with the month of November, no? 48,000 collected amount, 6,000 shipping cost, gross sales ko is 42,000, and product cost is 25,000, and the net sales is 17,215. So, kung makikita nyo guys, napaka-transparent ng computation ni Chantal, no? Nandito na lahat yung guidelines in terms of monitoring your sales. No, hindi niyo kailangan ng maglagay-lagay pa sa ano, sa notebook. Although malaking tulong din yung maglilista ka, no? Pero nandito na guys eh. Ako nga bihira na ako maglista kasi nandito na lahat yung mga transactions. Maski inventory or income monitoring, nandito na lahat. Okay? So 'yon. Next is sa mga pools natin. Remember guys, kapag nanood kayo ng EBP natin, meron tayong mga pools na tinatawag. Okay? Yung mga bonuses natin. Dito makikita kung magkano amount yung pumapasok sa iyo or kung ilan yung kinita mo sa pool na yon kapag nakapasok ka, no? So, halimbawa dito sa manager pool, kung may pumasok ba sa iyo, dito sa akin wala kasi supervisor rank pa lang ako. Wala pa ako, hindi pa ako manager. Okay? Sa supervisor pool, I guess wala pa kasi hindi ako nagpag-process ng mga purchases. Ay, meron pala ito. Magkano na ba yung pumasok sa akin? Sa December, pumasok sa akin na gross sales is 86,000. So nagkaroon ako ng one share. That is 257. Sa November din, nagkaroon ako ng one share. That is 245 pesos. Okay? So total amount is 504. Yan. So sa leaders pool, I think wala ako sa leaders pool na to. Yan. Sa leaders pool pala, papasok ka dyan kapag nag-i-invite ka ng mga tao. Okay? Directors pool, wala pa rin ako kasi hindi pa ako director rank. Yan. Next is admin. Sa admin naman guys, ito yung maganda dito eh. Pwede ka kasi magkaroon ng mga admins. Ibig sabihin, mga staff. Okay? Pwede mo silang gawing ano, halimbawa ako, meron akong admins dati, mga tagasagot sila ng inquiries. Okay? Mga tagasagot sila ng inquiries. So pwede kang gumawa ng account nila para dun sila mag-process ng orders nila. Okay? Alam mo, gawa tayo. Ganito ginagawa yung pag-create ng admin. So, of course, kukunin mo lang yung details ng bagong admin mo. Yung pangalan nila, address nila, contact number nila, email nila, no? So, ito yung mangyayari ngayon. Ang kagandahan kasi sa admin ko dati is nasa iba-ibang lugar sila. So, kung makikita nyo dito, mayroon akong Bugu City sa ano, sa Cebu. May admin ako doon, no? Kaso nga lang, hindi siya masyadong, ano, hindi siya masyadong tutok. So, I decided to let her go, no? So, yan. So, paano ba mag-create ng bagong admin? Halimbawa, maglalagay ako ng bagong admin, which is ako na rin. Ako na rin yung admin. Wala namang ibang pwedeng gawing sample, no? So, halimbawa, ako, yung pangalan ko is, yan, Mikey Pogi. Yan. Oh, walang aangal, ha. Mikey Pogi nalagay ko. Tala ko namang speaker. So, password, lagay mo lang is 123456. Depende sa'yo, ha? Depende sa'yo kung anong password gusto mong ilagay. Mas maganda na alam mo yung password para pwede mo ma-open yung account nila anytime. Saka i-suggest mo rin sa kanila na huwag nang palitan yung password. Okay? So confirm mo lang yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Lagay mo yung pangalan nila. Yan. Kung anong pangalan. Of course, kailangan yung hingin again yung details nila. Mobile number is napaka-importante. Facebook account. Of course, kailangan din yan. Mas maganda kung ilagay mo yung Facebook account. No? Address. Wait. Scroll up ko lang ito. Yeah. Address is dapat complete address. Yan. Barangay 12. Cubuan City. Yan. Yeah. So after nyan, click mo lang ito. Wait. Yan. Click mo lang itong button na ito na color pink. Okay? Itong submit. Click mo lang itong submit at automatically yan mag-create ng account. Okay? So kung mapapansin nyo, nandito na siya. Yung account na ginawa natin. Yan, madadagdag siya dyan. Now, ang kagandahan nito, ang bagong admin mo, meron siyang sariling username and password. No? Yung nilagay mo kanina. So ito yung password niya. Ito yung username niya saka yung password niya is yung 123456. So, pwede na siyang i-login doon sa bago. Kopyahin lang natin yung username. Pwede natin i-login ngayon to
para makita natin yung dashboard ng admin natin. Okay? So, log out muna natin to. Yan. So, lagay natin dito yung username at yung password niya. Yan. So, click mo lang yung login. So, ito ngayon yung magiging dashboard ng ng admin nyo. Yan. Okay? So, pwede siyang mag-process ng mga orders dito pero hindi siya pwedeng mag-withdraw. Okay? Kasi nga, wala siyang withdrawin dito kasi this is exclusively for admin. No? Ang gagawin niya lang dito is to monitor the sales, no? To encode the orders, and i-monitor kung ilang delivered orders na meron siya. Now, for us naman na mga operators or distributors, kung meron tayong mga admin, mabilis nating mamong-monitor yung sales nila. Okay? Kung nagpapasahod tayo. Okay, sa halimbawa dito yung dashboard. Ito yung dashboard. Pwede silang mag-process ng orders. Click lang nila itong customer order. Yan. At dito yung lalabas yung same dashboard dun sa atin. Sa distributor account. Same. Okay? Ito pa rin yung makikita nila. No? Tapos sa reports naman, dito rin makikita yung same pa rin. No? Same pa rin yung content. Or laman, no? Customer orders, dito nila makikita yung status ng mga pa-orders para anytime makita nila na may return or something canceled, pwede nila ma-monitor dito at mag-send din sila ng ticket. Okay? So for us naman, ako kasi ang ginagawa ko, nagla-login ako, halimbawa magsasahod na ng mga admin, ang ginagawa ko, nagla-login ako sa dashboard nila at kiniklik ko lang itong delivered is key. Ibig sabihin, pag delivered is key, ito yung mga na-delivered na mga orders ng mga admin mo. So, click mo lang yan, makikita mo kung anong, wala pang pa-order kasi bago pa lang itong account. So, dito magdi-display kung ilang orders na na-delivered sa kanila at kung anong order yung na-deliver sa kanila. Okay? So, ito yung pinaka-dashboard ng admin natin. Yan. So, lagaw tayo dito. Balik tayo dun sa isa na kanina. Yan. So, after nyan, meron din ditong ikum link. Pero I think hindi siya pa working sa ngayon kasi inaayos pa. Okay? Dito sa ikum link natin, this is actually a store. No, this is an online store. Loading. Yes, that's an online store na kung saan direkto sa mga products na binibenta ni Chantal or binibenta natin. So, ito yung magiging store natin. Halimbawa, click natin to. Ito yung magiging itsura niya. Saan na yun? Ecom link. Bumagal yung internet ko, bumagal. Buti na lang hindi bumabagsak. Halimbawa, Lutin product. Copy natin yung link. Paste natin dito. So, magdedirect siya sa shop na merong Lutin. Ito yon. Pero kung mapapansin nyo, hindi pa siya updated kasi inaayos pa to ng IT natin. Okay? So, I suggest, huwag nyo lang munang gamitin to, no? Stick lang muna tayo sa messaging natin. Okay? Kasi pag ginamit din natin to, kailangan natin mag-conversion. Okay? In terms of Facebook accounts. Conversion. Pwedeng gamitin to or pwede sa messaging naman. Pero kung may messaging ka na lang, diretso na lang dun dapat sa Facebook page mo, sa message. No? Pero kung gusto mong gamitin talaga yung shop, kailangan mong gumamit ng conversion para ma-monitor natin yung mga orders. Okay? Yan. So, ito yung mga ikum links natin. Next is my profile, which is na-discuss na natin. Okay, kanina. Sa tools and updates naman, dito makikita lahat ng mga tools natin. Yung memo, marketing materials. Actually, itong lahat na to, makikita din natin to doon sa group page natin. Exclusive for distributors. Kaya in case na, instead na tumingin kayo dito, mas maganda doon na kayo mismo sa exclusive group natin for distributors.
no, for Shantel Marketing Tools and Updates. Okay? Kung distributor na kayo, dapat nandun kayo. Okay? Pero in any case, nandito rin naman yung ibang materials, no? So I think naka-connect to sa Facebook account natin. I'll just check. Ayan. Ito yung ano natin, page pala. Pwede kang kumuha ng mga marketing materials dyan, marketing tools. Itong isa, dito naman sa... Ah, wala. Ayan. Shantel Tutorials. Ayan. So connected to sa page natin, pero mas maganda kung pumasok kayo dito sa Shantel ito, Shantel Direct Sales Marketing Tools. Ito yung exclusive group natin para sa mga marketing materials kasi nandito na lahat. No, nandito na lahat yung mga materials natin saka updated pa dito. No? For distributors to, exclusive for distributors, no? Yan. Next, anong next natin? Next natin is to check COD or not COD, no? Halimbawa merong meron kang area na hindi ka sigurado kung COD ba siya o hindi, no? So pwede mong check dito. Click mo lang yung check COD. Pwede mong i-check ngayon yung address kung available siya kung may branch tayo doon sa address na 'yon. No, halimbawa click natin tong COD via Homes Express. No? Lagay lang natin yung city at saka yung barangay. Halimbawa sa amin, Tacloban City. Yan. Lagay ko lang yung barangay. Barangay 12. Barangay 12. To. Kung mapapansin nyo, pag click nyo itong check, not COD siya. Ibig sabihin, pag not COD, wala siyang branch ng Homes Express dito sa location namin. Okay? Pero halimbawa, halimbawa na lang, NCR. Ano bang city doon sa NCR? Binondo. Yan, Binondo. Tapos barangay 287. Yan. Pag-click natin ng check, ang status niya ngayon is COD via Homes Express. Ibig sabihin, may branch tayo doon sa area na yon at si Homes Express ang mag-deliver. Okay? Ngayon, try naman natin sa ibang courier. Like itong check COD via GNT. Yan. Click natin yan. So, type ko ulit yung lugar ko. Tacloban City, Barangay 12. Yan. Pag-click ko tong check, COD via GNT siya. Ibig sabihin, yung location ko, yung magdi-deliver sa akin, yung available na courier na magdi-deliver sa akin is GNT Express. Okay? So, next. Meron pa ba? I think wala na. Meron pa ba? Ayan. I guess yun lang yung nakapaloob sa system natin, sa system ano natin, dashboard, no? Kasi napakaganda ng ano na to, ng ano, sistema na, dropshipping system natin or Shantel system natin. Kasi ito lang yung nakita kong company na kumpleto sila in terms of inventory, in terms of monitoring the orders, processing the orders. Guys, kapag nasa normal e-commerce business tayo, yung manual, walang ganito. Kailangan po mag-connect sa GNT Express, mag-apply ng VIP nila. Okay? Kailangan pang magpuhunan ngayon ng para sa shipping fee. Kailangan pang magpuhunan para sa RTS fee. Kailangan pa ngayon pumunta or mag-pack ng mga orders mo, which is napaka-hassle. At yun yung ginawa ng solusyon ngayon ni Shantel Direct Sales. Kasi lahat ng ano mo, lahat ng orders mo, i-encode mo lang. Wala nang ano, wala nang patumpik-tumpik, wala nang hassle. Encode mo lang, monitor your orders, then wait for the delivery and wait for your income. Ganun siya kadali or pinasimple. Okay? Wala kayong makikitang ganito sa ibang sistema ng e-commerce. Okay? So, lastly before I end, no, share ko lang to. Sabi ko dito, your business is 20% strategies and 80% is you. Okay? Mag-invest ka ngayon sa sarili mo. Sa lahat ng negosyo,
Hindi pwedeng puro strategy ka lang. Dapat ikaw mismo, 80% dyan, binibigay mo. Okay? Ikaw yung pinaka the best ingredient in terms of your business. Kasi pag wala kang knowledge all about your business, imposible maging successful ka. Okay? Lahat ng negosyo. Kaya nga sabi ni Ching Kitan, pag may negosyo ka, tapos hindi mo alam, no? Huwag mo lang ituloy. Kasi alam mong kalay-kayahin natin yan. No? Hindi ka magiging successful dyan. Kaya believe me, sa negosyo natin na Central Direct Sales, aralin yung magbuti, especially yung sistema natin, yung dropship system natin. Kasi nandito yung hassle-free business, nandito yung very convenient business. Kaya sabi ko nga sarili ko, ang bilis kumita dito dahil sa sistema na to, ang bilis mapaikot ng pera, at ang bilis talaga ng basta ang dali lang gawin ng business na to, hindi siya mahirap, hindi siya hassle. Ang daming ginawang solusyon na struggle ngayon ng mga normal e-commerce people or businesses. Okay? Kasi doon din ako galing. Nagmamanual din ako before. Pag nagbibenta ako ng product, mag-aangkat pa ako. Kailangan ko mamuhunan para sa product na yun. No? Diba, benta ko ng coffee ng ibang company. Kailangan ko munang bumili sa kanila bago ako makapagbenta. So, kailangan ng puhunan yun. No, diba? Tapos, aside doon, kailangan pang mag-marketing, which is Facebook ads. So, babayad ulit ako doon. No? Mag-budget ulit ako doon. After nyan, kailangan ko nang mag-prepare ng pambayad para sa shipping fee. No? Kasi magpapadala ako eh. So, may shipping fee yan. No? Kailangan bumili ng mga packing materials, like yung mga bubble wraps, yung mga pouches. No? May mga courier kasi din nagbibigay ng pouches or ng boxes. So, kailangan mo talagang bilhin yan. So, another cost na naman yan. Diba? So, etong mga problemang to ng mga normal e-commerce person, ginawa lahat ng solusyon ni Chantal. No? Hindi mo na kailangan mamuhunan sa product. No? Hindi mo na kailangan mamuhunan para sa shipping fee. Hindi mo na kailangan mamuhunan para sa mga pagbili ng mga packing materials. At less hassle na kasi hindi na ikaw yung magpapadeliver ng mga pa-orders mo at hindi na ikaw yung kukontakt mismo sa third-party courier para lang magsuyo na pick up yung order sa bahay mo. No? Si Chantal na mismo magdi-deliver o mag-process ng lahat-lahat. Gagawin mo lang, encode mo lang yung orders mo at the rest will be smooth na lang. Okay? So again, in our business, kailangan ng 20% strategies but 80% dyan is ikaw. Okay? So thank you so much and hopefully natuto tayo. Okay? Back to you, Coach Vinci. Hello, Coach. Nandiyan ka pa? Parang nakabute ka. Nanginginis ako ng bahay habang nakikinig. Sana all madali eh, no? Okay. Question tayo kay Ma'am... Nasagot na ba to kay Ma'am JB? Huw, iniingal pa ako. Hindi pa. Basta pabasa nga, sir, para sa mga live natin. From Ma'am JB, sabi dito, sir, paano i-adjust ang date of delivery ng customer kung gusto po niya ipamove ang date? Kasi sinubukan ko po i-click yung ang adjust. Hindi po kasi ma-edit ang date. Before, ma'am, pwede yon.